Hello, kumusta? So, welcome back to my channel, Workshop Picks. So, bago tayo magsimula, batiin lang natin ang ating mga na palagi nagko-comment at palagi nagbibisit at nanonood ng aking mga videos. So, start natin. Ang kanyang channel po ay Basic Bob. So, panoorin nyo lang po ang kanyang channel na ito. Marami kayong matutunan about electronics repair din po. Ang next po ay si Fix and Review. So, puro reviews. Halos kalimitan yung kanyang binablog sa YouTube, sa kanyang YouTube channel. Ang next po, babatiin ko ay si San Sigo Electronics. So, nagre-repair po siya ng iba't ibang klase rin. Meron siya dyan ng mga broadband, about line, line ng mga ano, amplifier. Ayan po, visit nyo lang kanyang channel para kayo ay matuto. Ganon din si Mandy Imperial Sapanda. So, marami din po siya mga video about electronics, mga CRT TV, yan, amplifier. So, BCD, mga sinuunang BCD na component. So, visit nyo lang po ang kanyang channel, panoodin nyo po para kayo matuto. Ang huli po nating babatiin ay si Sir Alex Bautista Difficulty and Electronics. So, visit nyo lang po yung channel niya. So, magaling po yan si Sir Alex. Ang pagbati po ay buhat sa aking channel, Workshop Picks. Suportahan nyo po ang aking channel. Nag-comment lang po kayo kung kayo may channel para po kayo ay aking mabati sa mga aking binablog about repair. So, hanggang dito na ang pagbati. Maraming salamat. Continue tayo sa ating ginagawa. So, ayan. Mag-unbox naman tayo ulit. So, meron ako dito binili na i-unbox natin. So, nabili ko lang siya sa Shopee. So, let's check. May problema. Ay, let's check. Let's check nyo. So, open natin. So, ito ay video, PCIe extender. Ayan. So, nabili ko siya sa Shopee sa halagang 200 plus something. So, paid na kasi siya eh. Hindi ko nakita kung magkano presyo dito. Gamot ko na. Nasa 200 something lang to o 100 plus. Ayan. Ayan. Ito siya. Video card extender. So, kailangan ko ito sa pagre-repair. Kaya ako binili. So, may piece. Tapos may kasama siyang PCIe. Ito. Ito yung sasaksak natin sa board. Itong PCIe na ito. Tapos, supplyan lang natin dito ng 12 volts. Tapos, may kasama siyang isang USB connector. Papunta ito na computer. Hindi pala. Sorry. Papunta ng isang PCIe. Ito yung sasaksak natin sa board. PCIe na to. Tapos, saksak natin dito. Yan. Tapos, itong extender. Para maganda yung pagtetesting natin ng video card. Saksak natin siya dito. Yan. Tapos, sasaksakan natin siya ng power supply dito na 12 volts. 6 pin siya. Ayan. 6 pin. Tapos, may 6. Meron din dito na sara sa para naman ito sa ano. Input. Ayan, pwede rin dito. Meron naman ditong booster eh. Dito. Meron naman siyang transistor. So, hindi ko pa siya natetesting. Itetesting ko pa lang siya. Ayan ang itsura niya. Ayan. So, bumili na rin ako ng 8 pins na connector. Kailangan ko kasi ito sa PCIe na video card
ng 8 pins. Ayan. Bumili na rin ako sa kanya. Sinama ko na rin para isang bilhin na lang. Ito. Isang SATA power. Ayan. Power siya. Mga 6 pin. So, testing natin sa computer. Saksak lang, setup ko lang sa computer para ma-check natin kung working at gumagana. Dito ko tayo testing sa PC ko na ito. Kunin ko lang yung video card na nandun. Testing ko lang siya. Ayan na, ito na. Radar natin, isang power supply. Kahit yung 14 lang, pwede yan. Ayan. So, bali ito yung ating ano, sasaksak lang natin ito sa kanyang PCIe. Yung sa kanyang sa board. Ito. Saksak natin. PCIe ako slot dito. Saksak lang natin sa board. Hindi naman kayo magkakamali. Hindi magkakapaligtad dyan eh. Hindi naman yung pwedeng ganyan. Lagi nakaganyan. Kasi sasabit ito. Saksak nyo lang yan sa PCIe nyo na yung ano, mini PCIe. Kasi ano lang, mini lang ito eh. Saksak nyo lang dito. Yan. So, nasaksak nyo na, siyempre. Yung USB, connected siya dito sa ating PCIe extender. Yan. Saksak nyo lang yung power. Yung power niya, galing lang siya ng, dahil wala tayong 6 pin, galing power supply, dahil ano lang to, P4 lang. 24 pin. So, wala tayong 6 pin. So, pwede yung sa ganito. Ayan. Saksak lang natin yan sa SATA power ng kanyang ng power supply. Ayan. Saksak natin yun dyan. Ayan. Nilagyan ko lang nitong ano, ginamitan ko lang nitong pan-testing ng power supply tester para hindi na ako mag-on. Kasi si-switch ko pa siya dito eh. Automatic naka-switch na. Tapos kita pa natin may display. So, mas best option, di ba? Ayan, testing natin. So, hindi naman yung mag-shorted eh, case mapadikit sa bakal. Tapos, ito yung ating isang pan-testing na video card. Ayan. So, gawin lang natin. Salpak lang natin ito. So, may power na tayo, may USB. Tapos, connected na tayo din sa PC. Salpak lang natin ito dito. Ayan. Para pag, mas magana, ano kasi, kailangan siya. Ginagamit ito sa mga mining, Bitcoin, ganyan. So, kailangan ko kasi nakaganito para matesting ko yung pan-testing ko sa mga video card na nire-repair. Kasi pag sa board kasi, mahirap, malapad yung board, hindi natin may tagilip na ganito, may ganyan. Kaya samantalang pag mayroon tayong PCI extender, so mas mabilis natin siyang i-testing. Yeah. Yeah. Of course, kunin natin yung sa monitor. Yan. Plug natin sa saksak. Saksak natin sa video card. Ayan, bali naka-setup na, so hindi naman natin ito kailangan na. So, isa lang sa power, sa USB, galing motherboard. Galing din sa board natin. Punta dito. Ayan, tapos isang power, dito, sa power supply natin. P4 lang kasi ang available ko eh. Siyempre, plug natin yung power ng computer. Ayan, saksak lang natin. Ayan. Kahit magkasabay yan, okay lang. Ayan. So, nag-on na siya. Yun sa video card natin. Ayan. Tapos, turn na natin yung PC natin. Ayan. Turn ko lang. Okay, power on. So, hindi ba tayo napasaksak? Parang mali ang ating saksak. So, mali tayong saksak pala. Pinutol ko kasi ito eh. Ginagamit ko kasi siya sa SSD ng laptop. So, lipat tayo sa hindi putol. Dito sa isa. Sorry. So, ano natin? Ito, mabansaksak natin. So, mayroon naman yan. Naka-L yan. Hindi tayo magkakamali. So, yan. Mandar na. Umikot na yung ating pan. Siyempre, yung display.
kailangan meron discretion. Iikot na siya. Bunag up yata ang aking monitor. Power saving mode. Kailangan ko siyang pindutin. Check natin. Pindutin ko lang, power saving. Okay. Start ko lang ang PC. Let's prepare na natin yung ano. Start ko lang yung PC. Ayan, tanggal naman ang hard disk nung kaya ba ilusin yung power. Let's plug ko ulit. Ayan. Umagal na siya. Tama ba ang saksak ko? Ang kaon siya. Ang kaon ba ang ating power supply? So ayan, bali stable yung ating ano, naikot yung ating video card. So check natin display. Ayan, may display na siya. Ayan. Galing dito sa ating ayan. Ito yung kanyang punto din. So, pag tinanggal natin yan, siyempre mawala yung display. Na-remove natin yung ating VGA. Ayan, na-remove natin yung VGA. Wala yung display. Saksak natin. Para magka-display ulit. Ayan. Ayan, working. Working ang ating unboxing na PCI extender. Ngayon nga natin sa keyboard. Tingnan natin kung gumagana. Okay. Okay, gumagana ba sa keyboard? F7. Okay, gumagana. So, F10 nga natin. Save. Okay. Display. Yan. So, display siya. Okay na siya. Testing natin ng ating extender, PCI extender. So, ayan. Yan po siya. So, magandang klase po siya. Ayan. PCI extender. Ayan. Dito po yung kanyang power. 6 pin. Pwede po siya ng may kasama naman siyang ano eh. Ganito extender na power supply. Diba? Kaya okay lang. So, may isa naman siyang kasama eh, para dito sa power. In case na wala kayong 6 pin. Ano lang to eh? 2 pin lang na yellow. The rest naman kasi is ground na eh. Itong black. So, yung yellow, kabilaan lang. Ito. Mapansin nyo siya. Kabilaan lang siya. Kita ko sa inyo. Aray ko. Ayan o. Yellow. Kabilaan lang. Yung ibig sabihin, yung dalawang pin na to na nasa ilalim, bali tatlo yung pin na sa ilalim, kabilaan lang yung yellow na supply na parang pinaka-positive niya. And the rest kasi na black is ground. So, ayan. Working na po ang ating unboxing. Magana na. Meron na po akong pan-testing sa pagre-repair. Ayan. Mas maganda kasi siyang tester eh, kung mga ganito. Mas mapapadali ang aking trabaho. Ang kung ipaparepress sa akin ng video card, madali siya testerin. Hindi kagaya ng motherboard, hindi mo kayang baliktarin. So, sample na natin. Testing tayo. Taba. Okay. Gaya natin sa voltage. Hold light. So, supply, lagay natin sa negative.
So, check natin ang kanyang EEPROM kung may supply. Ito yung kanyang EEPROM eh. So, ito yung pin 1. Kita ba? Meron siyang 13 volts. Meron siyang 1.5. Ito yung ating pinaka BIOS chip ng VideoArt. So, hindi natin matest sa kabila kasi ano siya eh. Meron tayong heatsink. Yan. Sample lang naman tayo. Yan. May 7 volts tayo. Ito ba? Yung PCIe power natin dito. Pwede naman natin siyang tester rin dito. May nakailaw naman siya. Meron naman siyang 3 volts. Ayan. 12 volts yung may supply tayo. Dito. Pero okay naman yan. Okay lang naman kahit wala dito. Tapos hindi wala dito. Kung mayroon lang naman tayo lalagay dito. Halimbawa, lagyan natin ng pan. Ayan. Pwede po yan. Ayan. Napansin niya 12 volts yung supply. Halimbawa, gusto natin maglagay ng pan. Lagay na gamit lang tayo ng ganito na cable o SATA cable, SATA power pala ang tawag doon. So yan, may output tayo dito na 12 volts. Yan. So itong isa sa ilalim, 12 volts yung output natin. Kung tayo mag-extend pa ng another, nagamit kasi siya sa Bitcoin eh, ng mga miners, mining. So kung kailangan nyo ito, yan, bili lang kayo nito. Salpak natin dito. Supply natin para dito ulit sa power. Yan. So, yun na. 6 pin. 8 pin naman ito, na pero natatanggal yung isa niya. Ayan. 6 pin. Tapos, kasi uso na ngayon yung 8 pin sa video card. Yan. So, in case lang. Pwede natin yung ganun. So ayan, hanggang dito na lang ang aking unboxing, ang review, at testing kung nag-work talaga ang aking nabiling products. So maganda po ito para sa mga technician na nagre-repair ng video card. Or kung gusto nyong gumamit ng maraming video card, so pwede po ito. Bili lang po kayo nitong PCI extender. Itong ano na to. Makakabili naman ito sa Shopee. Sa Shopee marami. Itong gantong PCI extender. Halimbawa, ang PC nyo, ang slot ay isa lang. Isa lang yung slot dun sa onboard. Tapos, meron naman kayong mini PCE. Yan, kagaya ng mga latest board kasi, marami siyang mini PCE. Halimbawa, meron siyang tatlo, isa, ganyan, dalawa. So, kung kulang yung inyong lagay ng video card, kung kayo gumagamit ng multiple monitors, bili lang kayo nito. Yan, recommend ko po yan sa inyo. In case na mababa specs ng board nyo. Ayan. So yan, so far, good. So hanggang dito na lang po ang aking unboxing and review and testing sa ating nabili. So, maraming maraming salamat sa inyong pananood. I hope kahit paano yung nakatulong sa inyo kung paano mag-testing. Mga basic tools lang naman. Ito, o kaya kung meron kang power supply doon na pwede po yun. Gumamit lang ako ng external power supply dahil ayoko nang kalasin doon o magbaklas-baklas medyo malayo. Ayan. So, pinaka-testing na rin, kinatesting ko na rin ito. Ayan. Para mas maganda. Ayan. Nagtitest ako ng video ko at tinitesting kung gumagana, nag-works. Mas mabilis yung process sa pagre-repair. So, hanggang sa muli. Thank you for watching. Bye-bye.